Sa unang pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga business leaders sa World Economic Forum, tinalakay ang ilang issue gaya ng geopolitics at epekto nito sa globalisasyon. Mula sa Switzerland, may unang balita live si JP Soriano. JP, guten morgen. Maris, good morning. Grootsi, Maris. At alam mo, ito nga si Pangulong Bongbong Marcos ay sinabi niya ang magiging posisyon at ang policy ng ating gobyerno pagdating nga sa issue ng South China Sea at sa kabila nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng ilang agricultural products sa ating bansa. Good news daw, sabi ng Malacanang, tumaas daw po ang GDP ng ating bansa sa nakalipas na isang buong taon. Sa opening remarks ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang luncheon ng Philippine Economic Development Cabinet Cluster dito sa Davos, Switzerland, sinagot niya ang tanong ng ilang business leaders kaugnay sa geopolitics o yung politika sa likod ng pagsusulong ng interes ng isa o ilang estado o bansa para sa kontrol ng teritoryo o lugar gamit ang impluensya at kapangyarihan, pati ang epekto nito sa globalization o yung pagtaas ng trade o palitan ng yaman, produkto ng iba't ibang bansa sa mundo. Walang tinukoy na mga bansa ang Pangulo, pero isa sa pinakamalaking geopolitical issue na apektado ang Pilipinas at ibang bansa sa Southeast Asia ay ang tensyon sa pagitan ng China at Amerika dahil sa issue ng South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Tinututulan ito ng Amerika dahil paglabag daw ito sa international law at ibinasura na rin ng UN Arbitral Award na napalaluna ng Pilipinas laban sa China. Iginigiit din ng Amerika ang freedom of navigation o malayang paglalayag sa South China Sea. Sabi ni Pangulong Marcos, ang inaasam niya at ng ibang leader sa ASEAN sa issue ng South China Sea ay ang multipolar system. Ibig sabihin, walang iisang bansa ang may kontrol dito. Around the South China Sea, we all desire a more multipolar. However, the forces of us going back to that Cold War type of scenario where you have to choose one side or the other are strong. And when I speak to the other ASEAN APEC members and the other leaders, and I ask them, and they ask me, do you feel it that you must choose? And I say, yes, don't you? And unanimously, they say yes. Ang halimbawang tinukoy ng Pangulo na Cold War ay tungkol sa nangyari noon sa kasaysayan ng mundo kung saan kinailangang mamili ng ilang bansa kung sila ba ay kakampi at magpapailalim sa impluensya ng Soviet Union na ngayon ay Russia o sa Amerika. I think we are determined as a group in ASEAN in the Indo-Pacific, those around the Indo-Pacific, despite all of this conflict, we are determined to stay away from that. Kaya sabi ng Pangulo, kung kailangan man mamili ng kakampihan, ang pipiliin daw ng mga bansang kabilang sa ASEAN kasama na ang Pilipinas ay ang mga kaibigan at kapitbahay. We are anchored in the idea that the future of the Indo-Pacific, the future of Asia-Pacific, for example, cannot be determined by anyone but the countries of the Asia-Pacific. And that removes us immediately from that idea that you must choose. We choose our friends. We choose our neighbors. That's the choice that we have made. Sa huli, sabi ng Pangulo, naniniwala siyang muling sisigla ang pagnenegosyo ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa oras na mailatag na ang mga nararapat na pulisiya at batas para makasabay sa nagbabagong ekonomiya ng mundo. Kasama ng Pangulo sa luncheon dito sa Davos, Switzerland, ang mga cabinet secretaries ng DTI, NEDA at DOTR, kasama rin ng Pangulo sina dating Pangulo at Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Senator Mark Villar, Representative Ferdinand Marcos III, at iba pang opisyal. Kasama rin sa Philippine delegation ang 7 business tycoons at itinuturing ng mga pinakamayayamang negosyante sa Pilipinas na sina Sabin Aboitis, Kevin Andrew Tan, Jaime Sobel de Ayala, Lance Gokong Wei, Ramon A, Teresita C. Coson at Enrique Razon.
Kasabay nito, naglabas ang Malacanang ng pahayag na inaasahan daw ng gobyerno ng Pilipinas ang isang malakas na full-year gross domestic product o GDP para sa 2022. Sinabi raw ito ni Finance Secretary Benjamin Diokno na inaasahang mas mataas pa ito sa growth target na 6.5% to 7.5%. At Maris, sa pagpapatuloy ng World Economic Forum sa Switzerland, ilang private meetings ang dadaluhan ng Pangulo kasama nga ang ilang CEOs mula sa iba't ibang panig ng mundo. At bukas nga nakaschedule ang sinasabi ng Pangulo na inaabangan niya talagang open forum at one-on-one kasama ang ilang mga mahalaga at pinakamakapangyarihang negosyante sa mundo para mailatag daw niya ang kanyang economic plans. At live mula rito sa Switzerland, para sa unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.